Bahay Dyan! Welcome or welcome back to my channel. And for today's vlog, mga kakilay, i-room tour ko kayo. Papakita ko sa inyo, mga kakilay, yung kaninang nilinis ko. Grabe! Ngayon lang ako natapo. Ano, mga kakilay? Ano ba yun? For ano na ngayon? 4:40 PM. Nag-start ako kanina maglinis mga 11 AM. Tapos 4:40 na ako natapos. Grabe, no? Grabe yung linis ko. Kasi, alam nyo mga kilay, mga isang buwan na ako hindi nakakapaglinis dito. Ano lang, tamang walis-walis lang. Ganun, dustic loob ng hinigaan. Ganun lang. Hindi to talaga, ano, talagang yung mga sapot ng gagamba meron sa taas ng bubong. Hindi ko lang pinakita kanina sa live kasi medyo napapagod-pagod ako. So, yun, maingay. Pasensya na. Dapat kasi yung kapatid ko. Ayan. So, yan, nakataas na. So, yan. Andyan pa yung kapatid ko. Daniel! Patayin mo na yan. Yan. So, yan, very good sa akin ng kapatid ko. So, napatay ko na. So, start na tayo. Actually, ito yung kwarto ko ngayon. Itong kwarto kong ito. Ano to? Kay Kuya Michael talaga. Kasi yung kwarto dito, tatlo lang. Yung kay ate, tapos ito kay Kuya Michael. Tapos ito yung isa pa. Dito lahat si na mama, si papa, tapos si Johan, si Daniel, dito lahat sa isang kwarto. Tapos ito kay Kuya Michael. So, pag nandito si Kuya Michael, dun din ako. Tsaka pag nandito si Kuya JR, nandito din ako sa loob. Tapos, dito muna ako nag-stay every Monday hanggang Friday ng umaga. Dito ako. Kasi pag Friday ng hapon, umuwi dito si Kuya JR na nasa Balayan. Kasi doon siya nagtatrabaho. So, tingnan natin yung nilinis ko. Tara, pasok tayo. Let's go! Kunyari, alamin muna to. Saka na tayo magpapagawa ng kwarto, sariling kwarto, pag may ano na tayo. Tadada! So, welcome to my room. Wow, room. Wow, my room! So, ayan yung salamin. Tapos, nandito yung switch niya sa likod. Ayan. Kasi nabuksan ko na kanina eh. So, on ulit natin. Tarara! Pasok, 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 pasok. Ayan. So, ito na yung kabuuan ng kwarto. Actually, mga kilay, dito natulog si Kabugoy nung dito siya natulog sa akin. Kung natatandaan nyo, dito siya natulog nung, kailan ba yun? Nung mga kalang araw. Nakalimutan ko na kasi kung kailan yun eh. Tapos yan, pakita ko sa inyo. Ito yung nilinis ko kanina. Diba nakita nyo ako dito kanina? Dito yung aking... Sarado muna natin ang pinto. Dito ako nakalupagi kanina. Tsaka nandito lahat yung mga gamit ko pang exercise. So, mga kakilay, ayan. Kung nakikita nyo yan, yan, yung mukhang yan. Kita nyo ba? O blur? Blurred. Blurred siya, blurred. So, ito yung picture nung ano ko, nung senior high school sa STI College Balayan. So, sa STI College Balayan kasi ako nagtapos ng senior high school. Grade 11-12, dun ako pumasok. Tapos, yun, ano naman ako doon, with honors lang ako noon, mga kakilay. Hindi ako with highest honor. Tapos, ano din ako doon, na best in business plan yung groupmates namin. Best in business plan kami doon. Tapos, ayun, masaya naman yung naging experience ko sa STI College Balayan. Doon sa palmalagi ko doon ng senior high school hanggang ng senior high school, masaya naman siya. At actually, as in natural lang pag-aaral ko doon. Kakaiba nung naging college na ako, madami na akong na-experience and super nakaka-amazing mga experience na nangyari sa akin sa STI College Balayan at saka napaka-daming opportunity ang kumaway sa akin dahil sa STI College Balayan. Syempre, maraming salamat sa lahat ng professor ko doon. Madami talaga ako natutunan sa inyo. So, ayan mga kilay, kung nakikita nyo, itong picture na to, gawa yan ni Angelica Betcha. Oh, yung pinsan ko na taga Dali Beach. So, yun mga kakilay. Sabi niya, kamukha dito ni
Kamukha dito ni Kapo guys, si Bong Revilla. Si Rapi Tulpo. Si, sino ba ba? Si Pipito Manaloto daw kamukha niya dito. Namang-tawa talaga ako. Tapos ito mga kila, ito Certificate of Participation. Ano yan, yung mutya ng balay tigi. Asali kasi ako dito. Tapos ano lang ako, hindi ako nanalo ah. Hindi ako nanalo sa first runner up or whatever. Wala akong runner. Ang nakuha ko lang, Miss Photogenic. Kasi yun, tapos tabantawa ako lagi. Tapos ito yung mga regalo ng mga, yung pag na-attend ng binyag ng birthday. Ayan yan. Tapos ito mga kakilay, ito, nung ano ko yan, nung senior high school din ako. Tapos, ito mga kakilay, kung nakikita nyo to, ito, grade 2 ako nyan. Grade 2, akalain nyo mga kakilay, sumasali na ako sa mga mini band competition. At ang dami ko na din narating dahil dyan sa mini band competition na yan, sobrang, bata pa lang ako, pagod na ako. Kasi mga kakilay, alam nyo ba, nung bata pa ako, grade 2 ako, si Papa yung nagbabantay sa akin. Tapos, lahat ng gusto ko, binibigay talaga nila. Kasi si Mama nagtatrabaho din nun. Kasi, nagka-college dati si Ate, tapos college din si Kuya JR. Sabay talaga silang dalawa, kaya nagtulong na, nagsanibwersa na si Mama at si Papa magtrabaho. Tapos, si Kuya Michael din, nag-stop siya para magtrabaho, para matulungan si Ate at si Kuya na makapag-aral. Kasi alam niyo mga kilay, si Kuya Michael ay undergraduate siya. So, lang siya hanggang second year college, tapos nag-stop na siya, tapos pumasok siya sa ALS. Tapos ngayon, nagpunta na siyang ibang bansa para matulungan, mas lalong matulungan si na Mama at Papa para makapag-provide ng mga needs ni Ate Charmaine at ni Kuya JR para makapagtapos. And now, yun, nandun pa din siya sa ibang bansa kasi ayaw niya pa umuwi kasi nga gusto niya. Ngayon pa lang kasi siya nag-iipon para sa future niya. Kaya yun, shout out sa mga naging parte ng buhay ng kuya ko. Maraming salamat sa inyo kasi pinatibay niyo ang loob ni kuya kahit iniwan niyo siya sa ere. Maraming salamat sa inyo. At sana, Kuya Michael, makita mo na ang iyong the one and only love of your life. Ayan, shout out sa iyo, Kuya Michael. So, yan mga kilay, huwag niyo kakalimutan na bisitahin ang bahay ni Kuya Michael at pakisuportahan na din mga kilay dahil alam kong mahal na mahal niyo kaming lahat. Ayan, maraming salamat sa iyo. At saka mga kakilay, nakikita niyo yan. Tawag dito ay ito. Napanalunan ko to nung ano yun? Nang foundation day namin sa school. Foundation day namin sa school noon. Grabe, sobrang pagpapayat ko ang ginawa noon. Tapos nung the day na ng coronation night, sobrang nahilo ako. Tapos sumakit ang ulo ko sa gitna ng fashion show talaga. Kasi sabi nga sa akin, ano ba, ayaw mo na o hindi pa? So yun, trinay ko talaga. Lumaban pa din ako kahit masama yung pakiramdam ko. Tapos, ayun. First runner-up lang ako mga kakilay. First runner-up lang ako noon. Tapos, ito din. Ito kay Johan kasi ito yung first laban ni Johan. Ano siya? Grade 1. Lumaban siya ng binuata. Mr. and Miss Valentine's pala. First runner-up lang din siya. So, akalain niyo yun. Nung bata-bata pa, first runner-up na, diba? Ang galing niya. Tapos, ayun yung sa baba. Ayun, kung nakikita niyo yung sa baba. Ano yun? Kasi mga kakilay, nung 1-year-old ako, nakikita pa kami ng bahay sa mga lola ko. So, dun kami lahat, dun ako naghanda nung 1-year-old pa lang ako. Tapos, yun nga pala by the way, anim kami na magkakapatid. Si Kuya Michael, si Kuya JR, si Ate, tapos pang-apat ako mga kakilay. Tapos, ang sumunod sa akin, si Nathaniel at saka si Johan. So, anim. Ang gap ni Kuya Michael at ni Kuya JR is 1-year-old. One month lang ata. Oo nga. Kasi mga kakilay, nagpapang-abot yung edad nila. Diba, 28 na si Kuya. Ang birthday niya is November something. Tapos si Kuya Ikel naman, December 8, ang birthday niya. Nagkaka-abot yung edad nilang dalawa.
Tapos, magkasunod kasi yun eh, parang kambal talaga. Kaya ang cute daw nung mga bata pang mga yun kasi parang kambal. Kasi nga, magkasunod pinanganak. Tapos, sumunod si Ate Charmaine. 2 years lang ata ang gap. Oo nga, si Kuya Michael, si Kuya JR, si Ate Charmaine. Tapos ako, 5 years na. 5 years na ang gap ko. Tapos, 5 years din ang gap. 5 years ang gap sa akin ni Ate Charmaine. Oo, mas mukha lang talaga akong matanda, mga kakilay. Ako ay 21 years old pa lang, si ate ay 26 na. Pero mukhang mas mabata pa si Ate Charmaine. Tapos si Nathaniel naman, ilan taon na ba ako? 21. Si Daniel ay 16 years old pa lang, pero mas malaki siya sa akin. Oo, mas malaki si Daniel sa akin. Sobra talagang, pagkasama ko yun dati, binapatukbatukan ko lang yun. Ngayon, mga kakilay, Diyos ko, hindi ko na makante kasi, wow, susunto ko yung kita! Ay, mas malaki na sa akin. Kaya hindi ko na, pinagsasabihan ko na lang. Tapos, mabait naman yun. Tapos, sumunod sa kanya si Johan. So, si Johan is 8 years old na, tapos siya 16. So, yun! Grabe, ba? Diba? Kasi, hindi namin nakalain, mga kakilay, na magkakaanak pa si Mama nung 39 years old siya. 39 years old siya, napunti siya. Tapos, yun na nga, pinanganak si Johan. Actually, noon, ayaw talaga namin kasi nga, malalaki na kami. Pag nag-baby pa, edi maano lang. Pero yun, maganda naman kasi binigay siya sa amin. Ayun yung nagsisilbing pangpapasaya namin. Masaya kami kasi andun yun, may bata kami dito sa bahay. Tapos, ngayon nga, siya ay 8 years old na. Talagang napaka-bibo niya, mga kilay. Lahat ng mga ginagawa ko, ginagawa niya din. Kaya sabi niya nila, mukhang mading daw si Johan. Talaga yung mga galaw niya, as in, talaga, mapapanood niyo sa mga vlogs ni Mama. Talagang, siya, estilong babae. Pero, hindi namin alam kung magiging, pa yun, kung magiging macho pa yun sa paglaki niya. Siguro, oo nga, baka maging macho pa yun kasi sobrang sobrang babae eh. Or either nakikita niya lang yung sa aking mga galawan na yun kaya ginagaya niya. Actually mga kilay, lahat ng makeup ko, pang kilay, lahat, lip tint, ginagamit nun. Kaya hindi na kami nagagalit kasi nga parang normal na lang dun yun sa kanya eh. So yun mga kakilay, grabe, nadami ko ng kwento sa ngayon kasi wala akong pasok eh. So yan. Ayan, ang aking higaan. Diyan ako nahihiga. Ako lang mag-isa. Minsan nga mga kakilay, nalalaglag ako dyan. Kahit, alam nyo yun, kahit ako na lang mag-isa, nalalaglag talaga ako. Tapos, mga kakilay, alam nyo ba, napag-gising ko, yung mga unan, nasa baba na. Ako na lang yun nandito. So, sobrang likot ko matulog. Super talaga. Kaya, alam niyo mga kakilay, ayaw na talaga ako ni Ate Charmaine katabi. Kasi, sobrang likot ko daw matulog. Kasi, hagit ko lahat ng higaan eh. Basta sakot ko lahat ng higaan kung anong style bang pagtulog ko. Grabe talaga. Kaya, ayaw na ako katabi ni Ate. Pero, pag minsan, pag nandito si na kuya, tumatabi ako dun sa kanya. Katulad nung Pasko, dun ako tumabi sa kanya. Kasi, wala akong mahigani kasi doon puno na si Mama sa kabilang kwarto tapos si Kuya JR nandito sa kwartong ito tapos doon na lang ako, no choice, doon na lang sa kanya. So yun, pinatabi naman ako noon. Tapos ayun, kung nakikita niyo mga kakilay, ayun yung green, ayun yung pang yung pang tawag dito, ang exercise na hindi ko pa nagagamit ulit. Tapos ayan, may Bible din ako dun sa tabi. Tapos every morning, tapos sa gabi bago matulog, syempre nagbabasa tayo ng Bible. At saka meron din akong Rubik's Cube. Alam niyo ba mga kilay, nakailang araw na ako sa pag-Rubik's Cube, hindi ko pa nabubuo. Sabi ko, hala, ano bang meron ako? Bakit hindi nabubuo? Yung tawag dito, yung kulay, talaga hindi ko mabuo-buo, kahit isang kulay, hindi ko talaga mabuo. Sabi ko, anong meron sa utak ko? Sabi nga sa akin ni Kabugoy, manood ka sa YouTube para malaman mo, kasi may mga tricks daw dun eh, pero hindi pa din ako nanonood kasi mga kakilay. Yeah, mo, manonood na ako, baka mamaya panoodin natin. Kasi ngayon mga kakilay, wala nga akong pasok, diba? So yan, nakababa yung kortinang yan pag gusto ko matulog kahit umaga, kahit tanghali, kasi hindi siya hindi siya nakakasilaw. So yun, nakikita mo yung table na yun, doon ako nag-aaral pag minsan. Kaso nga lang,
katapat ng CR. So, yan. Ano pa ba? Tarararararan. So, yan. Ang mga babies ko. Ito si Yula. Ito si Amy. Ito si... si... Yuri. Ito si Yuri. Bigay lang to sa akin nung ano, yung nagtitinda ng... yung pinagbilhan ko ng Gaffy Fish. Ayan, nakikita nyo ang aking channel bells. Yung bell ko. Grabe yung bell ko, diba? Tapos, ito yung mga ano ko, yung mga ring light. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung mga ring light ko na nasira. Sayang nga, inlagyan ko ng stick ni Papa. Tapos, ito yung bigay ni Kuya Michael or ni Batanggen yun, ring light. Tapos, ito kasing tripod ko, hindi ko na din nagagamit. Itong tripod ko. Hindi ko na din to nagagamit kasi sira na siya, nasira siya. Hiniram siya sa akin ni ate, tapos pagbalik sa akin, sira na. Kaya hindi ko na siya magagamit. Tapos, yun. Ito, papakita ko sa inyo. Ayun yung kabuuan niya. Binababa ko to, tingnan niyo. Pag binaba ko to. Tingnan niyo ha, pag binaba ko, diba? Pwede siyang, ayan, ganyan ang itsura niya pag nakababa siya. Ayan, diba? Tapos, ganyan lang. Shout out kay Kuya Michael. Thank you so much. Ayan nga pala yung mga, yung Dora box. Diyan nakalagay yung mga damit ni Kuya JR. Tapos yung mga unan na yan, pag dumadating sila ay yung gamit. Kasi itong unan ko talaga, hindi ko totoo. Hindi ko yan iniiwanan. Kung saan ako magpunta, kasama ko yan. So, yan! Ito na yung, ano, yung tanawin ko. Matataas na nga yung damo eh. Yan o. Tapos, ayan, ganyan lang siya. Kasi ito, ayan. Ayan o. Ganyan yung view niya mga kakilay pag ano, pag umaga. Sarap dito mag-coffee kasi dati tanaw ko yung ano yung palayan, pero ngayon matataas na yung tinanim ni Mama na gumamelo diyan sa likod, kaya hindi ko na masyado natatanaw. Doon na lang ako sa terrace na punta pag gusto kong mag-coffee or what. Pero dito ako usually gumagawa ng mga activities ko. Pag minsan naman, pag di ko trip dito, kasi sa tanghali mga kakilay, sobrang init dito eh. Kasi yung sinag ng araw, pumapasok dito. Kaya pag tanghali, lumalabas ako dun sa salas namin. Tapos ito mga kakilay, yung CR niya, hindi pa siya tapos actually. Wala po siyang pinto. Ito lang muna yung, anong tawag dito? Basta yung shower bath. Ayan, so ito yung loob. Ito nga pala, tawan-tawa ko dito kay Mama kasi nag-DIY siya. DIY yung lagayan ba? Dito yung mga nilalagay, yung mga toothbrush. Kasi sabi ko, ah, ba't ayaw mo bumili ng lagayan? Sabi niya, yeah, muna ito, makakamura tayo dito. Diba? Tapos, ayan, hindi pa kasi tapos yung ano, yung napipinturahan kong taas. Ayan. Tapos, ayan, meron din dito ang CR. Kaya pwedeng-pwede na dito kahit anong gawin. Kasi may ano na siya, may bowl na. Tsaka, may tubig na din. So, yun, mga kakilay, balik na tayo. Ito din ang switch niya. And, tan. Oh, diba? Tapos, yan, dito na ulit tayo sa loob. So, yun, mga kakilay, alam ko, masaya kayo dahil nakasama ko kayo ngayong araw. Kaya, hindi ko sinuot yung salamin ko ngayon kasi gusto ko lang. hindi naman nanonood si Doktora. Shout out kay Doktora Buhay Barcelona. Ayan, maraming salamat po. At meron na akong salamin. Kasi, mga kakilay, hindi ko sinuot yung salamin ko. Pag once na mahilo na ako, doon ko pa lang siya isusuot. Ma'am, napakakulit ng batang to. Ayan, so, nandito lang ako sa loob. Ayan, diba? Yan, ito nga pala kay Ate Brock tong chinelas. Thank you, Ate Brock. Pahiram muna ako. Nakaka-relax pala mga kakilay. Yung gantong chinelas mga kakilay, nakaka-relax siya. Nakaka-relax siya sa otin kasi nakaka-ano yung paano. Parang marirelax talaga kasi tusok-tusok siya. wala na akong ibang masabi. So, yan. Shoutout nga po pala sa aming pamaypay na malaki. Ayan, yung laki ng pamaypay na yan. Alam niyo ba mga kakilay, galing pa yun sa ano? Galing pa yan sa Visayas. Tapos ito mga kakilay. Lahat na mga nandiyang bansa. Wala, gusto ko lang.
Hindi, kasi ano, gusto ko lang. Ayan, maraming maraming salamat mga kakilay sa walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa akin. Ayan. Syempre, sa lahat ng subscribers at followers ni Kabugoy, maraming maraming salamat dahil hindi nyo ako pinabayaan at sinuportahan nyo din ako. At sana, sa lahat ng Jalay Natics dyan, huwag kayong magsasawang mahalin at suportahan at palaguin pa ang Jalay Natics family. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong lahat. May God bless you all. Take care. God bless. Mwah! Far parara! Let's go!